Good morning. So for today's video, mag-check lang tayo ng ating bagong biling exterior. So ito is the freestyle exterior na gawa ni Leotard. So this is 100% Philippine made. So install natin dito sa ating folding bike. So nag-decide tayo magpalit ng exterior dahil nagka-problema tayo last night. So since wala tayong dalang mga exterior, mga tools, so nag-running flat tayo ng gulong. So nasira, syempre, nasisira yung interior, tapos manipis na din kasi itong luma natin na exterior na ito is Wanda King. So the plan naman talaga originally is mag-upgrade ng exterior na medyo mas makapal. So this is 20 by 2.125. So yung luma natin is 20 by 1.75. So dahil nagamit na natin siya for trail itong ating folding bike, so mas dinesign talaga natin na mas kapalan yung gulong natin into 2.125. So mas okay sana kung 2.3, pero ito lang yung available na nakita natin na 2.125. tapos better na Philippine made, so 100% of Philippine made. So i-check natin kung worth it na ba tong gulong natin exterior. So the price of this is 240 pesos so each. So makikita natin kung worth it ba to. So sabi kasi nung nagbebenta, this is good for BMX. So check natin kung good for yan. So ito yung dalawang tires na nabili natin. So ito lang natin. So freestyle brand. Ayan. Tapos gawa siya ni Leotards. So ayan o. Made in the Philippines. Tapos ang maximum PSI niya is 40 PSI. Ayan. So pakita natin yung size. So 20 by 2.125. Tapos ito yung luma natin. Wala naman silang nylon. Tapos ito yung luma, so 20 by 1.75. So mas makapal na yung binili natin na Yun, so pakita na lang natin yung exterior natin na luma. So ito, itong kita, na pudpud na. So prone talaga siya sa mabilis na mabutas. Makita nyo, 40 PSI. So, kung ano yung nakalagay dun sa pinakagulong natin, kailangan sundan natin para at least walang maging problema dun sa ating pinakagulong. Ang hirap maging ceramic ko. Assemble na natin. So ang naging challenge, since mas makapal na yung gulong natin, so mga side yung ating fenders. So action taken, i-remove muna natin yung mga fishtails. So tsaka na natin ayusin kapag may time kasi may pasok pa rin naman tayo ngayon. So ayan, so, ayan na yung gulong natin. Since walang rotation guide, kagaya nito, ayan. Since walang rotation guide, ito ang ating bagong stall na gulong. So ang kailangan mo lang tignan kung pattern ng gulong, kung paano yung ikot niya. Okay, so based naman kasi dito, ito yung rotation, ito yung pattern. So ganun lang yung ginawa natin para alam natin kung tama yung pagkaka-install ng ating gulong. Tayo ipapasok pa. So, mula dito sa ating bagong install na gulong, ang tatandaan, YC and YDO. Maraming salamat, ingat.